bakit po ang mga INC very dedicated sa pagsamba? Maraming salamat po sa inyong tanong at natitiyak po namin na ito rin ang ipinagtataka po at itinatanong ng mga nagmamasid o nagsusuri po sa Iglesia ni Cristo. Kasi nakikita po nila ang maraming mga kapatid sa Iglesia na talagang ipinagpapauna ang pagsamba kaysa pagtatrabaho, kaysa pag-aaral at sa iba pang mga gawain sa buhay na ito. Kaya nga, ayon sa nagtanong, bakit daw very dedicated sa pag-attend ng pagsamba ang mga Iglesia ni Cristo? Dahil dito, alamin po natin, bakit nga ba napakataas ng pagpapahalaga ng mga Iglesia ni Cristo sa gawang pagsamba po sa ating Panginoon Diyos? Sino po ba ang may utos nito? Biblia po ang sasagot, pakinggan po ninyo, dito po sa awit 29:2, ganito ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kalwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Mga kababayan, maliwanag po ang mga pahayag na ito ng Biblia. Dapat nating ibigay sa Panginoon Diyos ang kalwalhatiang marapat sa kanyang pangalan at ang sabi pa, inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Kaya maliwanag na nakasulat po sa Biblia na utos po at kalooban ng ating Panginoon Diyos ang gawang pagsamba po sa Kanya. Kaya dapat lamang po na ito ay ating tuparin at bigyan ng mataas na pagpapahalaga o importansya. At ano naman po ang naihahayag kung tinutupad at sinusunod at pinahahalagahan po ng isang Iglesia ni Cristo ang gawang pagsamba po sa ating Panginoon Diyos? Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo sa awit, sa 10:2-3, ganito po ang maliwanag na pahayag sa atin. Manglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin na tayo kanya. Tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Sana po ay narinig at naunawaan natin ang mga pahayag na ito ng Biblia. Kailangang maglingkod at alamin anya o kilalanin ng tao na ang Panginoon Diyos ang siyang lumalang sa kanya. Makatuwid, isang pangunahin po at katutubong pananagutan ng nilalang na maglingkod at sumamba sa lumalang sa kanya. Kasalanan po at kawalan ng utang na loob sa Panginoon Diyos kapag ka hindi po ginawa ng tao ang pagsamba sa Panginoon Diyos sapagkat ang katumbas po nito hindi pagkilala sa ating Panginoon Diyos at ito po ay tiyak na ikapapahamak. Pakinggan po ninyo, Biblia ang sasagot dito sa 2 Tesalonica sa 1:8-9, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. E tiniyak po ng Biblia na tatanggap ng kaparusahan. Nang sabi, walang hanggang kapahamakan. Yung mga hindi po nagsikilala sa ating Panginoon Diyos at hindi anya nagsitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo na ang katumbas po mapapahamak at hindi po maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya, kung mapapansin po ninyo mga kababayan at mga kaibigan, napakabigat po na kasalanan ang hindi po pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, habang may pagkakataon pa po at taglay natin ang ating buhay at lakas, dapat nating tuparin at pahalagahan ng pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Subalit, nangangahulugan po ba naman na lahat ng pagsambang ginagawa ng tao ay tatanggapin po at pagiging dapatin ng ating Panginoon Diyos? Hindi po.
sapagkat merong mga pagsamba na ginagawa ang tao pero wala pong kabuluhan sa ating Panginoon Diyos. At yan po'y tiniyak ng Biblia. Dito sa Mateo, sa 15 at 9, ganito po ang ating mababasang pahayag ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo. Dato po at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Ang binasa po natin ay pahayag ng ating Panginoon Diyos na itinuro po ng ating Panginoong Heso Kristo. Kapag ka ang pagsambang isinasagawa po ay nakasalig lamang sa mga utos at aral ng tao o ang sinusunod, aral at utos lamang po ng tao, ang gayong pagsamba ay walang kabuluhan sa ating Panginoon Diyos. Kaya niliwanag po natin kanina na kaya napakataas ng pagpapahalaga ng Iglesia ni Kristo sa mga pagsamba sapagkat ito po ay malinaw na utos ng ating Panginoon Diyos. Katutubong pananagutan ng bawat isa sa atin at marapat lamang po na ang masunod sa pagsamba sa Panginoon Diyos ay ang kanyang mga aral at mga utos upang tanggapin niya ang gayong mga pagsamba. Bukod dito, bakit pa nakatitiyak ang mga iglesia ni Kristo na tinatanggap po ng ating Panginoon Diyos ang isinasagawang mga pagsamba? Sabi po sa talatang binasa natin kanina, sa awit 102-3, alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos, siya ang lumalang sa atin, at tayo kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Upang tiyak po na tanggapin ang mga isinasagawang pagsamba sa ating Panginoon Diyos, kailangang makabilang sa kinikilala po ng Panginoon Diyos na kanyang bayan. At sa bahaging ito po ng ating pagtalakay, nais lamang po naming ipapansin, pinaninindigan po at lubos naming sinasampalatayanan ng Iglesia ni Kristo na aming kinaaniban ang siyang kinikilala ng ating Panginoon Diyos na kanyang sariling bayan sa mga huling araw na ito. Kaya ang mga pagsambang ginagawa po sa loob ng Iglesia ni Kristo ang siyang tinatanggap po ng ating Panginoon Diyos sapagkat ang Iglesia ni Kristo ang may karapatang magsagawa nito at ang nasusunod dito ay ang mga aral at utos po ng ating Panginoon Diyos. Ito po ang ilan pa sa mga dahilan kaya napakataas ng pagpapahalaga ng Iglesia ni Kristo sa mga gawang pagsamba po sa ating Panginoon Diyos. At ano naman po kaya ang tinitiyak ng Biblia na magiging katangian at kapalaran ng mga lingkod niya na napakataas ng pagpapahalaga sa pagsamba saan man sila naroroon at anuman ang sitwasyon ng kanilang buhay at pamumuhay ay laging nasa pagsamba. Ganito po ang maliwanag na itinuturo ng Biblia. Pakinggan po ninyo. Dito po sa awit 34:12 at 14 at 8 hanggang 10. Ganito ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. Gusto ba ninyo ng isang mahaba at mabuting buhay? Tumalikod sa lahat ng mga pagkakasala at gugulin ang iyong panahon sa paggawa ng mabuti. O subukin ninyo ang Diyos at masdan ninyo kung gaano siya kabuti. Masdan ninyo kung paano niya ibinubuhos ang kanyang mga kaawaan sa lahat ng mga nagtitiwala sa kanya. Kung kayo'y sa Panginoon, sambahin ninyo siya sapagkat lahat ng gumagawa nito ay meron ng lahat ng kanilang kailangan. Ang mga malalakas na batang leon man ay nagugutom kung minsan. Ngunit tayong sumasamba sa Panginoon ay hindi kailanman kukulangin ng anumang mabuting bagay. Mga kaibigan at mga kababayan, maliwanag at sampalatayanan po natin ang mga pahayag po na ito ng Biblia. Hindi po kailanman malulugi ang mga nagtatalaga sa pagsamba po sa ating Panginoon Diyos. Sa halip, sabi po sa talata, meron anya ng lahat ng kanilang kailangan at hindi kailanman kukulangin ng anumang mabuting bagay. Ito po ang dahilan. Kaya ang pamamahala po sa loob ng Iglesia ni Kristo, ang kapatid na Eduardo B. Manalo ay patuloy po at walang kapagurang itinuturo
na lubos na pagtalagahan ang mga gawang pagsamba po sa Panginoon Diyos. Lagi nilang ibinibilin na sa panahon ngayon ng matitinding mga suliranin, mga kaguluhan, mga mapaminsalang kalamidad, gayon din ang pandemyang nangyayari, dagdag pa ang mga mapapanganib na karamdaman, ang higit sa lahat na makatutulong at makapagliligtas po sa atin ang ating Panginoon Diyos. At ang pinaglalaanan niya ng mga biyayang ito ay ang mga lingkod niya na nagtitiwala at nagtatalaga sa mga pagsamba sa Kanya. Sana makasama po namin kayo sa mga gawang pagsamba po sa ating Panginoon Diyos.